all out din ng grabe yung Cignal Ultra using the Chango. Yun yung nakikita ko. Kaya okay. Rin pala dinagdagan yung firepower. Yep. Using the Lunox on that position 4. Oh my god, very interesting approach. Mage support. Grabe makiduel yung Lunox sa pagsasimula. I mean, totoo yan. Kung paluan nyo. At mangyari dito makakuha siya ng level 4 agad, which means na threat palagi ang ating Lunox. You can see in the middle, 1-3-1 for both teams. Baksha facing against the Alice. Gusto niya tong matchup na to. Tingnan mo, tingnan mo yung buga ng damage. Sakit mula sa Lunox ka agad, di ba? Abdinon, actually, grabe yung bawas kay Hades nun. No? Kung sino mo kong lingon na niyata nila, Curtsy and Lusty yun, malaking disruption. Pero look at you here. Nampupoke lang talaga siya using the first kill, using the Starlight. Tapos si Ribo gumulong na. Pwersado na yan, Tol. Sigurado yun doon. Tapos flicker in ang ginawa ni Lusty ngayon. Because he knows the combo will be completed. Even though might be going down under the turret, nagpakagat na lang kay Arbok. Oo. Pero yun, dali ka agad si Hades. At hindi lang yan kasi na burn din yung Retribution. If hindi namatay si Lancelot no moment, and alam nila na magko-contest yung Bren Esports. And what is the result? Si Cartesi, sobrang saya ng buhay. Napapagisa na. Gusto ko lang bumalik ng konti dito dun sa firepower ng Lunox na feeling ko pag gusto nyo maglaro ng position for na mage, ito yung gusto kong word of the day for you guys. Trading na tinatawag or palitan ng bato. Lugi ka sa Lunox kasi may lifestyle. Eh no, lagi niya lang dito yung may heal. Tapos may kasamang minions pa. Pag tinamaan yung Starlight Pulse, hassle sa mga sel. Kaya kung napansin mo dun sa paglito ng Cignal, napakatapang ni Pew. Tatlo yung kalaban ha. Oo. Walang ibang support na kayang gawin yun. Kasi ang gagawin lang niya, literal, pag first kill lang yan na may heal. Yes. Okay na. Yes. Tapos hindi niya siya nag-auto-attack. Talagang nagda-drop lang ng first kill dito. And look at Ribo here. The way the sidings are initiated kaagad ni Ribo. He's setting up for the dive. Diba? Using that back siya. Followed up ang ginawa ka agad nila Lusty dito. Lusty has done yung second dive para sa larong to. Yeah. So, kita mo agad yung aggression ng Bren talaga dito. I think totally eyeing the early game nga. Oh, para yes. Lang hindi na makuha. Kasi ang iniisip ng mga tao, yes, may Jiro naman po ang Alice. Pero ang isa sa mga na-overlook sa kanya, kailangan ng oras ng Alice. Yes. Kailangan niya ng time. Kailangan niya ng blood orbs. Kailangan niya makuha yung kanyang lollipop. Ang mga, kailangan ng lollipop. Kailangan ng lollipop. Yung mga ano niya, yung mga dagdag niyang ano, looking utilities. At you now, targeted natin 2 minutes 30, magle-level 4 siya. You jump by Bensanity doon, ha? Yan na mag-ingat, ha? Oh, side brush tayo dito, mga tol. Di ko makita yung health bar, pero that's it. Nice kill. On to flap. Here comes the cavalry. Mula sa side ng mga taga-sing. Bigla tayo. Habol pa rin. Brilliant. Uy, kuha pa rin naman. Kahit pa paano yung Chaos Darkening dito. Di ba rin, Pew? 2-4-1. And of course, masyadong maasim na yan mula dito sa Bren Esports. Cignal Ultra takes the win. Oo. Ganda nung kill din kay Flap TZ. Apat ang hinapit ng Cignal Ultra doon. 2v4 eventually. But I think okay lang. Sulit. Kasi kailangan din nila nung recovery nga natin. And actually, sobrang nakatikita dito sa Bren Esports. Hindi natin napansin ang Cignal na pala ang numalamang sa overall gold natin. Well, dalawang kill yun eh. Tapos feeling ko may bounty, may kill count yun nata si Lusty for that part. Pero silipin lang natin, remember that one lane also is being left here. That is of the Ribo lane, no? Kahit papano. Well, they are involved onto the turtle, offsetting kaagad ko naman yung lead na na-establish dito ng Cignal Ultra. And then, what I like about Alice naman, kahit sabihin natin nag isa siyang hero na kailangan ng item. Normally, sa mga Alice drops, parang tumatagal talaga ng late game. Kasi ang nature ng hero is magaling siyang mag-clear ng wave at ang hirap niyang habulin. Yeah. Oftentimes, hindi na sulit na habulin ng isang Alice. Yeah. Right? And tama ka dun, paring Wolf, gusto mo umabot ng late game, hanap ka ng hero na nag-clear ng wave. Malabo kayo mapush kung walang minion yung kalaban. And alam natin, at least para sa mga nag-a-Alice dyan, meron kayong isang lane na hindi mapupush. Sure yan for the Alice. And actually yun nga eh, kung talagang ano, well-versed yung Alice nyo and marunong sa positioning ng kalaban, madaling makatakas talaga. No? Man, itong Cignal Ultra, sabi na natin, ang weird eh, yung Bren ang may late game na lineup na core, na carry, pero mas malakas sila yung game. Pero mamaya natin magsapat. Nice stoppage doon ha. Para kayo pero publicer pa rin. Nakubuti na lang, natapos na yata yung Chaos Darkening, pero marami pang pwedeng ibuga. Meron pang skill na ikalawa. At tingnan natin ngayon, nakapag-proc pa ng kanyang brilliant stall. Hagip na hagip. Dahil talaga ng hero. Well, alam mo yun, pag nakabuelo, tingnan mo, round to Chaos Darkening for that fight. Salong-salo na yung stars. Tama na. Tama na, Pew. Kami yung dating team mo. Cignal Ultra, yo. And of course, you got 2-4-2 on the trade. Ay. Sobrang, dalawang Chaos Darkening. We can see the power of the Lunox. At nare-remind tayo kung bakit ba auto-ban tong hero na to mga 1.5 years ago. Yeah. Pagka-introduce
isa sa mga pinakahunang hero na mas maraming skills. Apat, apat yung skill. Pero, kidding aside, gusto ko tingnan yung top 10. If you coming from Cignal Ultra before, and also, gusto ko lang sabihin si Flaptz din po. Ang unang team ni Flaptz was Cignal Ultra. At nagkaroon ng malahabang time na sanggang dikit itong si Imba DJ at itong si Flap. Kahit sa mga streams nila, sobrang dikit niya mga yan. I kind of feel na baka may alam itong si Imba DJ sa mga nuances at tendencies ni Flap. Ano din ha, talagang Action Jackson yung gusto mo ulit dito ng Bren. Buti na lang yung Cignal winning, maybe to take the fight on that part. I kind of but feel that this is like a classic approach on a game na, alam mo yun, parang agresibo ka muna. Yeah, last year, it was able to complete that steal pa rin. It's an El Clasico. He was doing it with a Grok. Why not do it with a Cho? Okay, so kanina na-mention ko about yung early game versus late game nito. Looking at yung course ng pares game, si sa Bren Esports, it's Season Shin. By the way, ano to ah, ode to the classic last team na laging may nakaw ng turtle. Oo, kahit ilan yung kasama na dun sa base. We got the very beautiful slow motion. Sinayawan ni Kuya Last. Oo, sinayawan ni Last. Nakabalik, nakalingon pa eh. Actually, siya yung pinansin kaysa sa turtle. Pero nakachingas pa siya ng huling paninikmura doon. Chingas talaga. Mm-hmm. Okay, so mag-aaroon na rin ng clash dito. It seems like Last. Oh, what a dodge. Yeah. Nice dodge. Nice dodge there. Yeah, Phantom Execution kahit papano. Pero Phantom Execution, ginamit pag re-engage ngayon, wala nang brilliance. Ang lalim ni Feud doon. So totoo lang. Ganun siya kawiling talaga kumuha ng dive dito. And the Ghost Cult, see, no minion wave. Isang tigra na lang yung Torre. And enough still on the position na nakuha dito ni Imba DJ just to feed Carl Z with that meteor, with that meteor swarm. And of course, tingnan natin ngayon, Flapsy ang sunod na focus doon. Yung mga member ng Cignal Ultra, ikot talaga. Kita mo naman tong Yuzong na to, sobrang balance talaga. Now si Last out to the side, Chujin flickers in. Of course, with his blood, all the bloods that he can spew out. And that should be it para kay Flapsy. Malaki nakuha dito ng mga member ng Sig. That's a 3-for-none. Oh, wow. So, looking at Cignal Ultra, yung kanilang composition kapag nag-group up ang kate talaga. Oo. Kasi Bren Esports, maganda rin sana yung kanilang team fight in the early game. Meron sila magandaming team fight tools. Siguro problema lang is nag-audition sila, Cignal Ultra. At sabi ng Cignal Ultra, lahat kayo tanggap. Tsaka ang lalim ni Pew. Ang lalim ganun. Okay. Also, I wanna go back to sa dimension ko kanina, Kushin. Mm-hmm. Early game ang lineup ng Bren Esports, yung mga supports. Pero yung kanilang carry ay late game. So weird, di ba? Kasi yung Cignal Ultra naman, pang late game yung mga side dish. Pero yung main dish nila, which is the carry Lancelot, pang early game. Pang early game, so, sino mas lamang ngayon sa ganong klaseng comparison? Yeah. Actually, binanggit ko kanina na late game yung Alice. Pero syempre, tinignan ko rin yung core. Lancelot Early Lancelot. Early sa away talaga yan. Tama. So baliktad Baliktad na baliktad yung lineup nila dito. And I'm excited, curious to see kung paano mag-execute parehas. By the way, Hades has been playing well. Tsaka sulit na sulit ni Hades yung pack na ang lalim at mapang-abuso si Pew dito sa kanyang pwestuhan. At mukhang wala na yatang magagawang steal din dyan for the round 2, yung last din natin dito. That's gonna be it. One kill, one turtle. Oh, Cartesi, ginamit yung ultimate para sa vision. May palitan! Oh nga! Grabe! Tag team! Tag team sa totoo lang. Between Rebo, between Lasty, at sulit nila yung mga tank nila mismo. That allows in for Carl Zee na makapag-traceless. Tapos meron na, shala. Dragon bigla dito. Makikita mo yung Khalid na wala. And that's it. That's gonna be a 2-for-1. Bumawi naman yung Bren. Oh, nakita nyo, sobrang synchronized pare sa team at nag-init. I would say, yung Cignal Ultra, kahit pa sabihin natin kung patapos ng laban, isa na ito sa pinakamagandang laro nila. Yeah. Iba yun, no? Pero ano, medyo Asimus Maximus si Pew doon, ha? Ang layo, I mean, I kind of but feel, he's playing Lunox, pero he's playing the same aggression as the way he does with Parsa. Baka kasi akala niya core pa rin siya, mage pa rin siya na before. Oo nga eh. Napi-feel niya. Sipin mo, nasusutan ni Hades ng Phantom Execution, di ba? Parang, baka trip niya antayan naman kahit papano, di ba? Ayun lang. Face check. Ang hirap eh. Uy! Ganda ng timing ni Lasty. Ganda ng layup ni Lasty talaga. Hindi ka basta-basta malusot eh. Nanigurado dun sa first kill. Oh my goodness. Diba? For ang galing nun. Pagbitaw ng first kill, sakalang tumajak. Oo. Nga, Turk. Alam mo na yun eh. Pag alis ka, instinct mo talaga na mag-first kill para kumawala. So si Lasty. Oh, yan. Okay. Kain ka muna ng paa. That was amazing mula kay Last. Iba talaga ang makikita natin. Actually, sabihin ko sana na, nung nagpe-play-by-play si Shinbo, sabi ko, ay wala, di mamamatay ang Alice. Mm. Buti na lang pala di ko binitaw yung sabi ko. Alam mo na yun. Yun nga eh, para ka rin yung Alice eh, di ba? Mindset mag-first kill. Safe ako eh. Pero, eh di ang gawin mo, mid-flight. Oh, mid-flight nung first kill. Sabayan mo na Way of the Dragon. Hindi na mahalaga yung damage, na mahalaga, basta na-control mo. At napigil na may first kill.
Reba there, providing some vision. And look at that, I was thinking Cignal Ultra is the better control of this game. Pero, ganda pa rin ang spread nila sa mga mapa natin. Pero kahit papaano din, hindi, patay pala sa tore. Patay sa tore, oh my God. And Cignal Ultra kailangan nila maging concerned dito. As you can see, the execute, never ever do that. Kahit may second skill ka, may sand guard ka, mga kaibigan, may execute ka pa rin sa mukha. Totoo yan. Para sa part na yan, let's see here, Chujin, pwede sustain. Pew is also there. Siguro, alam mo yun, sa late game din eh, mag-i-scale naman ng isang Lunox, di ba? Kahit papano, grabe, Rebo, hanggang sa dulo na wala hanggang ang kanyang kakatagalan. Sa isang buhay niya, Cardzy, a little bit of a trader towards Imba DJ, aba, abante pa si Rebo dito. Bumaste check, grabe naman mga habits sa Bren Esports, but it doesn't matter, Rebo with the backup. Sabi ni Cartesi, ako talagang Diyos. Yeah, ganun talaga yung mga God carries ng MPL. God carry? Oo, risky plays eh. Risky plays, pero oh, risky wins din eh. And that's it. Double kill, just like that. Parang nawala ng puso doon sa may badantas mga member Cignal Ultra nung nakuha si Hades ngayon. Mga kaibigan, it'll be the first Lord take doon ng mga taga-Bren Esports. Disaster strikes mga Cignal Ultra. At bago nangyari itong lahat na ito, ginawa nila yung pinaka-rookie mistake sa lahat na hindi ko gets bakit ang MPL teams ay ginag-operate, which is to kill the tank. Particularly back siya. Kay Rebo. Bakit mo nga naman kasi uubusin lahat ng kapangyarihan mo, lahat ng effort mo para sa bagay na hindi mo makuha, which is to kill a back siya na may revitalize. That's ulti. Nga, alam mo it's naman, impossible. Hindi mo nga alam, back siya parang mga basher si Antol. Eh, diba? Pag pinatulan mo, ikaw talo. Ikaw ang talo pag pumatol ka. Pag pumatol ka, pag pinalo mo yung back siya, ikaw yung talo. Back siya nga eh, di ba? Backshares nga eh. Oh. Para sa'yo, para yung isang masamang relasyon. Oh, may... Di ba? The more you stay, the more you are hurt. Tama. Kaya, don't hit your tanks. Huwag yung pumatol. Huwag pumatol. Huwag mong banatan yung tanks, mga kaibigan. Checking into the items here. Okay, on his way to Legion Sword yata ito, si Lancelot, no? Yep, so going for Blade of Despair eventually. And I think sobrang kailangan nila. Pero baka makakulang na sila ng oras dito. Oo nga. As the push commences, top lane. Ito yata yung sinasabi talaga natin, early pa sa maaga, yung game na dinadala naman. Bren Esports, uy, suppressions! Pero nakuminter trenturing naman si Pew doon. Nakadelay pa rin kahit konti ngayon mga member ng Cignal Ultra. Pero kita mo si Hades, biglang nawala. Binura, dito nila Plopsy na may kasamang Lasty. Habang sa may mismong base din nila na Torre doon, Lasty will not be able to walk away. Sunod na target may be yung Plopsy. Cardzy na nag-traceless din. Lupit na mga dash ng Bren ha. Pag ano, pag rank 1, pag top 1. Top global na mga dash eh, no? Okay, sa base. Daig pa si Tony Hawk. Daig pa yung mga nagpa-parkour kung bumingin, ano, kumapit sa patalim. Kung mag-dash. Kung hindi ikaw yung naglalaro, pero ikaw yung kakabahan. Iba rin eh. Pag ano talaga, parang sobrang mong, mas pro pa yung kamay mo sa'yo. Oh, man. Iba talaga gumalawang pro. Okay, going back dun sa nangyaring clash, still you're gonna give it to Bren Esports. Maganda pa rin yung nakanilang nakuha. Death on supports. Yun naman din yung nakita natin. Sabihin na natin, 2-4 nothing or 2-4 whatever. Pero tingnan nyo muna yung quality ng kills ng Cignal Ultra. Masaya pa rin ang Bren Esports doon sa trade-off na yun. Totoo. Maganda ng term na yun, Wolpa. Quality of kills, no? It's actually on the kill distribution din talaga, no? And nagkita pa rin ng KDE. Ni Maricard si dito, pero Bright breaks out. Flicker up. Ginawa ni Pew dito, tapos dumiretso ng buff. Habang kung yung dragon natapos na ngayon, text sa human form para ma-zone out doon, mga taga-Cignal Ultra. It's gonna be Khalid. Biglang wala. And of course, yung connection si Chujin naman na naging orb pa doon si Pew. Chujin would have to walk away. Oh, dalawang with wings. Sige, go for it. Chaos Darkening. May minion na dumating. Hinahabol dito yung Alex natin. May outplay kaya. Ano kayang swag play gagawin dito? Hindi nag-switch. Mumimahing games eh. Si Chujin. Play of course, activates the ultimate. Play of your life, tol. Bilis. Ankle breaker. Kung ano man. Kung ano man. Goes for Lux T. Second brilliance. Oh, outplay. Okay, walks okay. Away. At may backup na doon ng mga member ng Cignal. Oh, Cartesi. Highlights na lang yan eh. Di ba? Cartesi naman on to the side. Kites away. Mahagip. Meteor shower. Pero kahit pa parang okay pa rin. There's gonna be Chujin. He wants to go for the tag. Swaps in with his first kill. This is a very fun match sa totoo lang. Eto na yon game, kumbaga, career versus career na yung nangyayari dito. At least yung idea ng Cignal Ultra dito, si Chujin sabi niya, sinabi sa akin ni Coach, play like your life depends on it. At mukhang ganun yun. Tinotoo. 3 versus 1 eh, sa baba. Grabe! Pag ito na drag out, I would, din sinabi natin guys, counter yung back sa Alice. Pero medyo mahirap siyang counter pa rin i-pull off. Kasi, pag late game. Pag inisip mo, Alice counters, back siya counters Alice, sa anti-heal lang po yun. Pero may isang strength yung Alice sa late game eh.
Yung kunat. Kunat. Tapos yung mobility. Amen. And Wither Truncheon collab. Actually, di pa siya nagpapakunat dito ah. Di pa. Di pa. Wow. Scaling lang. Blood Orbs lang ang puunan to. Season 2. Sabi niya. Season 2, Season 1, alis tayo. Oh, ano nga sa'yo? Espiritu ni design niya. Ano ba yun? Alice runs deep sa Cignal sa Ultra. Sa Cignal Ultra, oo. Hindi na wala yan. Birds nga yung ano, logo ng Cignal Ultra, eh, di ba? Kaya Alice pa. Hit the tank, ladies and gentlemen. Rebo dito, salok-salo. Pero maraming naiba to. Mga membro dito ngayon ng Cignal Ultra. Brilliance was forced out against a few. Abandon dito sila Ben Sanity. Chaos Darkening inaantay. Ang ganda ng playstyle ni Pew dito. Graman niya Winter Trunch para makapag-save up ng onting oras para makapag-Chaos Darkening. Tapos re-engage na ginawa lang din. At termahan siya ng sando ni Rhea. And that's gonna be the swing by. Carl C medyo late sa party. May pen pa sa Gendy. Tapos si Ben Sanity naman would be the next one. Killing spree secured here by the main core of Bren. Ay, hindi. May bonus pa. Ayun, habol pa rin kay Rhea. Chuchi na rin engage. And of course, that's the play of his life, ladies and gentlemen. 4v1! Pero yun, double knockout. Tons of damage being delivered here. May Winter Trancher pa. Nakas mo pa sa more skill. There goes Chuchi. Pinatukan ng Lord. Will he re-engage? No, tol. And still, the disruption is there. Pero may Lord talaga. At hindi na siya tinatala ni Rippo. Tinapos pa rin. Tinapos na. Mga ganyan mo. Hindi gagana yan sa akin. So, as good as Cignal Ultra looks like, mga kaibigan, kaya ginawa na nila yung lahat. Uh-huh. Nakutakan sila ng Bren Esports. So, pan games, no? I think that you will see the highlights later. Si breakdown niya yung nangyari. But for me personally, nakutakan talaga na nagoyo ng Bren Esports.